Hello mga ka-Pixie, hello Earth Signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly love scope mga ka-Pixie para ngayong July 2022. Again, ito ay para sa Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Earth Signs kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating reading. Kinuha natin yung Ace of Cups bilang signifier for love, no? Love energy. So, mga signs na nakita natin dito mga ka-Pixie, we have an air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you mga ka-Pixie, maaaring yan yung mga zodiac signs ng inyong partner or specific person, or baka meron silang ganyan sa kanilang natal chart, no? For some of you mga ka-Pixie, this is clearly a third party relationship. For some of you are dealing with third parties mga ka-Pixie. And for some of you, no, nakikita natin yung sobrang yung iba sa inyo na-stress na yung iba sa inyo, parang malapit na kayong umabot dun sa point ng depression, okay, because of this third party situationship, no, sa inyong relationship. For some of you, nag-hold back na kayo. Meron ng hold back na nararamdaman tayo. Ibig sabihin, parang medyo defensive na, medyo parang nagdududa na, parang medyo nagsasawa na yung iba sa inyo na ibigay dun sa partner nyo or specific person yung pagmamahal na dapat sana binibigay nyo, because again, no, dahil nga dun sa isang third party na sitwasyon. For some of you guys, no, you may be dealing with someone who is very controlling as well. Parang gusto niya, siya yung may upper hand dun sa sitwasyon. For some of you are dealing with a person na kahit mali, alam nilang mali sila, sila pa yung ma-pride, sila pa yung ma-ego, mga ka-Pixie. And for some of you, you are looking for a way out of this situation. Nandun na kayo sa point na nag-iisip kayo whether or not mag-stay kayo dun sa relationship or mag-let go kayo dun sa relationship. Pero for some of you guys, mas hinahanap nyo na yung katahimikan at saka yung mas hinahanap nyo na yung kaliwanagan. So, you are aiming na sana matapos na yung paghihirap nyo mga ka-Pixie, and parang mag deep inside you, parang nag-hope kayo na magkaroon na sana ng kaliwanagan yung inyong partner or specific person, especially if lulong na sila dun sa third party. For some of you guys, meron din ako na papansing energy na parang hindi din kayo makahiwalay kasi parang ano kayo, dependent sa kanya pagdating sa pera, ganyan. So, pwedeng mag-asawa na kayo nito, nagsasama kayo nito, tapos nakarelay ka sa kanya pagdating sa trabaho or sa finances, ganun. Or baka inutangan ganitong person na to, tapos yun din yung isa sa mga reasons kung bakit hindi ka makadetach sa kanya, kasi parang this person owes you a large sum of money. For some, okay? So, ganun. Parang may problema na kayo sa relationship, at the same time, may problema pa kayo sa pera nitong person na to. Tingnan pa natin yung other set of energies, mga ka-Pixie. For some of you, maaaring matagal na yung pagsasama nyo, pero matagal na rin yung struggle nyo, mga ka-Pixie. Definitely, there's a broken trust here, or meron na kayong mga trust issues, pero a part of you still remains loyal to this person. So, parang, siguro dahil dun sa tagal ng pinagsamahan nyo, or dahil dun sa tagal ng relationship, mga ka-Pixie, that's why nahihirapan kayong mag let go dun sa person. Minsan kasi ganun eh, no? Parang kinoconsider nyo yung length of relationship, like ilang taon na kayo magkarelasyon, tapos yung iba mag-asawa pa, ganyan. And parang yun yung ano, parang yun yung nagiging reason kung bakit sobrang attached pa rin kayo dun sa person. Although alam nyo na yung iba sa inyo, parang although alam nyo na it's time to move on, ganyan, it's time to move forward, pero nilalakasan nyo pa rin yung loob nyo. Yung iba sa inyo guys, very patient, no? Parang umaasa pa rin kayo na kahit na sabihin natin na nagiging defensive na kayo sa kanya, pinoprotektahan nyo na yung sarili nyo sa kanya, pero nandun pa rin deep inside yung pag-asa na sana maayos pa rin yung relationship nyo with your person. Again, no, merong loyalty energy dito, so parang you're staying loyal to the person kahit na
sangkatutak na sakit ng ulo yung binibigay sa'yo nitong person mo. Yes, for some of you guys na literal na sumasakit yung ulo nyo because of all the conflicts and all of the problems na you are facing with this person, as in yung stress level nyo and anxiety level nyo mataas talaga. You have to work on these blockages, mga kapiksi. Yung iba sa nyo, guys, no, may mga resentment sa puso nyo, sa loob nyo, mga kapiksi, no? And mga grudges, hindi naman maiwasan, especially pagka ganito katindi yung na-experience nyo yung relationship. Kasi parang nagpapatong-patong, mga kapiksi. And dahil sa tao lang tayo, no, we are bound by emotions. And definitely, hindi naman maiwasan na talagang makakapagtanim ka ng galit at sama ng loob dun sa person. But then again, mga kapiksi, always remember na the more na nag-hold kayo dun sa mga grudges na yun and resentment na yun, the more you are suffering, okay? Kasi like I always tell you, in the first place, kaya nagawa nila yun sa inyo kasi wala silang konsensya. Kasi kung may konsensya sila, hindi nila yung gagawin. Di ba? So, kapag nagalit ka, lalo ka lang magalit, mga kapiksi, ikaw yung nagsasuffer, hindi sa kanila, hindi sila, kasi para sa kanila wala lang yung ginawa nila, parang walang bearing sa kanila, so ikaw lang din yung nagsasuffer the more yung nagkagalit ka. But then again, it's too easy to tell you na alisin yung mga galit, but you have to work on yourself, mga kapiksi, for that matter, no? Meron tayong mga subliminals dito, especially Ho'oponopono and self-love subliminal, makatulong yun sa inyo, guys, para mawala yung mga galit sa puso nyo. Work on your emotional and mental pain, mga kapiksi. Alright? So, yun yung mga strongest energies for love nyo ngayong month, mga kapiksi. Tingnan natin kung ano pa yung other factors na maaaring maka-influence sa inyo sa inyong love life. Sa ganitong klaseng sitwasyon, mga kapiksi, yung mga subliminals natin sa relationship na pwede makatulong sa inyo, if ever na gusto nyo pa mag-stay with this person, pwede nyo pakinggan yung pampawala ng balakid, pampawala ng third party, tsaka yung para ikaw yung piliin, pampaloyal. Especially if you're battling with a third party energy, tapos ikaw yung legal wife or ikaw yung legal girlfriend, okay? Pwede nyo siyang pakinggan, pwede nyo siyang i-combo-combo, maaaring makatulong siya sa inyong sitwasyon. Alright, so tingnan natin, guys, yung additional messages. Ito yung mga additional energies, no, na pwede mangyari sa inyong love life na yung July 2022. Mga other factors, other influences, ganyan. Yung mga subliminals natin for relationship, guys, pwede nyo i-combo-combo, okay? Kayo na yung bahalang mamili, depende sa sitwasyon nyo. Para sa earth signs, mga kapiksi. So, kuha tayo ng tatlong cards, guys. Tingnan natin. We have work. We have beauty queen. We have young male. So, for some of you, maaaring kasamahan ito sa trabaho, mga kapiksi, with this work energy here. Someone who is very beautiful. I'm sensing ito yung third party, guys, no? I'm not sensing this is your energy, but I'm sensing this is your third party. Ito yung blockage din sa relationship nyo. And your partner may be younger than you are or immature. Okay? This is not specific sa age, mga kapiksi, pero you may be dealing with someone na parang immature, isip bata, isi-go-lucky, ganyan. And yung third party, mga kapiksi, I'm sensing na this is someone from work. And, beauty queen. Or may kagandahang taglay, okay? I'm sensing this is more on the third party energy, mga kapiksi. Okay? So, huwag kayong magpa-echos, no? Meron tayong panghalina subliminal dito, mga kapiksi, no? Pag pinakinggan nyo yun, people will compliment you and you will feel beautiful inside and out and you will feel confident. Pampag-glow up subliminal natin yun, mga kapiksi, okay? Hindi mo na kailangan magpabelo. Pag pinakinggan mo yung panghalina subliminal natin, okay? So, try nyo, mga kapiksi, para pero do it for yourself, not because of your insecurities with the third party, okay? Hindi porque maganda yung third party, kailangan nyo silang pantayan.
para lang maagaw niyo attention ng mga jowa niyo. No, dapat ginagawa niyo yun para sa sarili niyo and not for them, okay? Everything that you do, mga kapitsi, dapat you're always doing it for yourself, not for other people. Kasi you don't need other people to validate you. If you love yourself enough and you respect yourself enough and you value yourself enough, you don't need any other people to validate you. Okay? Alright. So, yan yung mga strongest energies natin for love. Tingnan natin yung love messages para sa'yo, guys, this month. Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Soulmate, flirt. Okay, for some of you, no, this is a soulmate energy. Kaya, yung iba sa inyo, like I said, no, parang there's some kind of loyalty. Kasi yung iba sa inyo, parang matagal na yung relationship nyo. Pero, hindi kayo makahiwalay or hindi kayo makadetach dun sa person. That may be because of, he or she is your soulmate. Okay, yung partner nyo is your soulmate. Malakas yung hatak nyo sa isa't isa. That's why parang hirap na hirap kang makipaghiwalay dun sa person. And you also have this flirt energy. Parang sinasabihan ka, mga kapiksi, nag-aangan nyo lang kasi huwag masyadong drama, huwag masyadong away, mga kapiksi. Subukan nyo i-rekindle yung inyong relationship with your partner, specific person, through flirting, mga kapiksi. Pero, this is only if gusto mo pang ipagpatuloy yung relationship nyo. Otherwise, you always have a choice, mga kapiksi, kasi nakikita ko na yung pagtalikod energy dito. So, for some of you, gusto nyo lang either tumalikod sa relationship or baka magkahiwalay na kayo ng partner nyo. Only if gusto mong i-rekindle yung relationship mo. Okay? Otherwise, whatever your decision is, mga kapiksi, kayo lang yung masusunod. Okay? Kasi relationship nyo yan. Alright? Okay, so yan ang ating overall reading para sa inyo, Earth Signs, para ngayong Love Scope, ngayong July 2022. Let me know, guys, if naka-resonate kayo sa messages nyo, mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for Energy Exchange. Kung hindi mo pa napapanood yung iyong July 2022 kabalaran, try mong panoorin itong video na to, baka nandito yung energy mo. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.